The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ganda umaga po, Brad Jeff. Good morning to you. Good morning, Ted and Cha. Monday Good morning. Na Monday. Good morning. Magandang umaga, Pastor Jeff. Monday again. Thank God it's Monday. Magandang babae ka, Cha. Kahit may nangyari sa isa pagbabike. Ayan eh, yung tayo eh. Oo. Natuhod ako. Well, isa lang masasabi ko dyan, hindi ako nagkulang ng pangaral. Opo, Itay. Oo nga eh. Ted, pala ko nasabihin mo, isa lang sinabi sa Itcha, ginusto mo yan. Opo. Hindi, ang advice nga sa akin ni Manong Ted, kung talagang hindi ka mapipigilan, dalin mo yan, isakay mo sa sasakyan mo, pumunta ka dun sa lugar na walang sasakyan, at doon ka magbike. Doon ligtas. Doon ka sa may ligtas. Pwede ba ako dun sa ano? May mangyari man, walang panganib na kayo masagasaan ng 10-wheeler truck. Yun nga. Doon ba sa ano, sa subdivision nyo, ligtas? Ligtas ba doon? Okay naman, pwede ka naman mag-ikot-ikot ron. Oo. Pero kinakailangan mo ng sticker. Ayun lang. Teka, para sa bike o para sa sasakyan? Sa lahat ng papasok. Okay. Hindi ho, kasi hindi ho biro-biro yan. Opo, lalo na ho kapag nahihirapan yung bike doon sa may sasakay. Aray ko! Ano? Nanapa mo pa rin ang joke yun? Ha? Oo, alam mo... Sabi niya, sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ba't ka namang tumambling sa bisikleta? Sabi niya, bigla na lang daw Nag-wiggle yung ano eh. Ba? Ngayon lang ako nakakita ng isang nagbibisikleta ka, biglang nag-wiggle. Sandali, parang laging dahilan niya ng mga bumabanggang mga bus at truck, ha, na walang ka ng control sa manibela. Medyo ganun. Ganun ang nangyari. Pero alam mo kung ano nakakatawa doon? Nung plumakda ako, parang yung mga residente, hindi na sila nagulat. Okay. Pag tabi ko sa gilid, ay ma'am, pangatlo na po kayo. Sabing ganun. Doon sa lugar na yun. Doon sa lugar na yun, talagang accident-prone area pala. Sige, tinirikan ba ng kandila? Hindi. Diba usually ganyan? Tinitirikan ng kandila yung lugar. Anyway. Pero tama yung sinabi mo, ha? Kasi may mga nag-message sa akin. Kamusta yung bike? Naka-survive ba yung bike, ha? Survive. Naku, mas lalong hindi nasasama si Pastor Jeff sa akin. Niyayaya ko pa naman to. Sabi ko, for fitness, Pastor. Lakihan mo yung frame. Lakihan mo yung frame ng bike. Yun na nga, Ande, eh. Tsaka yung gulong, dapat yung gulong mo, yung gulong ng motorsiklo. May tawag dun eh. May tawag dun sa bike na yun. Anyway, ito para pa ho masakin ho ninyo kasi po si Chacha ay bumaligtad sa bisikleta at di ho biro yung kanyang injuries, no? Sa kanyang mga tuhod. Sa amin, sa mga waray-waray, hilarong good, no? Medyo... Anong hilarong good? Ano yan? Yung sugat mo, matagal gagaling yan. Magkikiloid pa yan. Sa tsura niya, nakita ko. No? So, sabi ko sa kanya, nung una pa man ho, binalaan ko na siya. Diyan sa kanyang gustong paraan para daw ho siya pagpawisan. No? Sabi ko sa kanya, mag-iingat ka nga kasi sa mga tulad mong artistahin, dapat mas maingat ka. Hindi ho nakikinig. Sabi ko, iba paano kung umunang uso ka dyan? Tama? At saka pagtukod mo, mabalian ka. May mga ganun. Kung sakali, sa uso, naisip ko na yan. Di ba may face shield na ngayon na buong muka, tapos yung tinted? Papasok ako ng ganun malamang. Paano ka makapagsasalita? Magandang umaga. Ganun. Yun na. Anyway, mag-iingat po kayo, ha? Opo. At kung leisure bike ang sa inyo, kasi ho yung iba, force to good, ano ho, nasa kalye. Kasi nga trabaho, pupunta ho sa trabaho. Bike to work. Ano po? Kahit na bike lane yan. Pero ho, kung kayo po, ito ho, ang inyo po ay leisure ho, o kaya ay para ho, ano bang katwiran mo, ba't ka nabibisikleta? For fitness. Okay, para daw ho siya pumayat. Yes. Ano ho, kung yan ang dahilan mo, Chacha, bawasan mo lang kain mo. Alam ko na yan doon ang punta. Anyway, sige po, so mag-ingat po kayo kasi kung ano din po sa motorsiklo, ganun din po yan, ha. Ba't ka bigla natumba? Baka meron kang dinapuan na langis doon sa kalsada o kaya buhangin kaya ka nag-slide, ha? But we're happy na nakasurvive ka doon kasi baka ho kung ano pang tinamun doon. Kung nandun ka sa main road at may mga truck sa likuran mo, paano kung hindi ka nakita kasi nga mababa ka at mataas yung truck?
Nakita mo yon? Oo nga. Sige, cha. Next time, ha? Actually, naisip ko nga rin. Sinave talaga ako ni Lord kahapon. Mm-hmm. Kasi daanan ng truck yun. Yung nga sinasabi ko sa'yo eh. Oo. Huwag mo sabihin na... Sige na, alam mo, pinakamaganda niyan. Mm-hmm. Ibili mo na lang kaya ako ng stationary bike. Bibili kita? Mm-hmm. Siyempre. Oo. Baka bumigay. Hindi ka ako, baka bumigay ang tuhod mo naman. Okay, akala hindi ko naman maganda eh. Yan sa tuhod. Okay. Hindi rin maganda sa tuhod. Open na ba ang mga badminton courts? Isama mo na lang ako mag-badminton. Pag fully vaccinated, pwede na. Open. Mm-hmm. Doon na lang tayo sa badminton court. Ha? Hindi ba masamayin sa tuhod? Okay din siya? Pero at least mobile ka doon. Okay, hindi permanente. Hindi permanente yung nagkakaroon ng stress ng tuhod mo. O sige. Tama. Okay. Badminton tayo. Okay. Balikan tayo. Salamat, Brad Jeff. Ay, hindi pa pala tapos. Hindi pa tapos. O, Pastor Jeff, ito na. Ready na kami makinig sa'yo. Tapos na po, Manermon, ang ating butihing ama na si Ted Vailon. Pumunta naman po tayo sa isa pa nating butihing ama. Pastor Jeff, ikaw naman po. Ayan. Sundin natin ang payo ni Lolo Ted. Anyway, tama yan. Magpapayat tayo para humaba pa ang ating buhay. Alam mo ha, katulad ni Daddy Eddie saka ni Mommy Emmy who celebrating their golden wedding anniversary. Bihira na ngayon yan. Palakpakan naman natin si Daddy Eddie at Mommy Emmy Feliciano sa Marikina po yan. Alam mo, Ted and Cha, being married is really a challenge, okay? Pero yung tumagal ka ng 50 years, talagang kakaiba yon. It's something na talagang lodi nga. Okay, di ba yung nakakwentohan natin, Ted? Sabi, 50 years, pero sa akin, parang 5 minutes pa lang akong married. Underwater. Huwag yun. Huwag nating gayahin yun. Pero ako, seriously, Ted, ang greatest legacy or pamana for me, ano, na may iwan natin sa ating mga anak. Okay naman yung kayamanan, pero I think a godly marriage is something na mas magandang maipasa sa susunod na henerasyon. Okay, yes, may takot sa Diyos, definitely. Pero yun, pagka na-maintain mo at na maayos ang iyong marriage, it's a reflection ng iyong fear of the Lord. Kaya sa mga tanong mga anak natin, ako nga, sabi ko sa mga anak ko, wala man ako maipamana sa inyo. Yun, ang greatest gift ko sa inyo ay minahal ko ang inyong nanay. Ayan. But anyway, talking about legacy, Ted, balik na tayo, Proverbs 10:7, sabi rito, the memory of the righteous is a blessing, but the name of the wicked will rot. Naku po, ang ganda naman na itong verse na to. Ted, cha, when all is said and done, we will all be reduced to a memory. Ang tanong lang, anong memories ba yung iiwanan natin? And again, we have a choice, sabi rito sa verse na to, kung paano natin ipapamuhay yung ating one life to live dito sa mundo na to. Tuwid ba na daan or yung baluktot? And ngayon, Monday, TGIM, thank God it's Monday tayo pag Lunes, we're talking about career, work, yan pong mga nalilinya na yan. Kung nasambit ba yung pangalan mo sa mga taong directly affected the way you live your life, ano sasabihin nila tungkol sa'yo? Asawa mo, yung maid mo, driver mo, anak mo, kaopisina mo, mga empleyado mo. Biruin po ninyo kung righteous daw tayo. Ah. Patayin ka na and still you are being a blessing sa mga taong naiwan natin kung pinili po natin yung tuwid na daan. Yung, alam mo yun, pinagmamalaki ka ng mga anak mo, yung bukang bibig ka ng mga kaopisina mo, or pwede naman bulok na memories din ang iiwanan natin to the point na susuklam naman yung mga tao, mabanggit lang yung apelyido mo. May mga ganyang apelyido, Ted, na naging tatak na ng kasuklam-suklam na ugali. Kunyari, Hitler. Di ba parang kasi Hitler, ugali mo parang Hitler. Naging ano na yung last name mo, na-attach na ba? Kaya, Ted, again, we have a choice. Do we want to leave a legacy? May maiwan tayong pamana or legacy na talagang ang mga tao ay mabe-blessed. Ah, kilala ko yan. Ay, yung lolo ko, ibang klase yan. Ay, yung tatay ko, grabe yan. Ay, yung nanay ko, yung boss ko dati, grabe yon. Or, yung iwanan natin ay bulok na legasiya. We have a choice to live our lives. Kung nasa baluktot kang daan, lagi niyo pong tandaan, lagi pong may U-turn na ino-offer si Lord hanggat meron pang chance. Hindi pa puhuli ang lahat. At sa mga patuloy pong tumataha sa tuwid na daan, kahit mahirap, tuloy po lamang. Because when all is said and done, diyan mo lalo ma-experience yung benefit. Buti na lang tama yung ginawa ko. Again, the righteous, yung sinabi ko kanina,
the righteous will leave a memory of a blessing, but the name of the wicked will rot. Tayo po'y magdasal, Panginoon. Minsan, napaka-short-sighted namin. We're only living for the moment. Paano magkamal ng pera, paanong yumaman, paanong makapambabae, paanong makapagloko, paanong masatisfy yung addiction na to. Not thinking na yung mga ginagawa namin will directly affect the next generation. Minsan, Lord, makasarili kami sa desisyon. And sometimes we think, desisyon ko to, buhay ko to. Not knowing, okay, desisyon mo yan, pero yung epekto niyan, all the way to the next generation and to the next generation. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami magkaroon ng far-sightedness, Lord. Yung malayo ang pananaw, yung future-centric, kumbaga, Lord. Nagagawin namin itong tama because yung susunod na generasyon ay makikinabang dito. Kaya Lord, sa mga taong nasa baluktot na daan ngayon, Lord, bigyan niyo po sila ng realization, katulad ng prodigal son. Pwede pang mag-U-turn, bumalik sa'yo, at iwanan ng kanilang pamamaraan na baluktot dahil at the end, mag-iwan man sila na marami sa lapi, kung bulok naman yung kanilang aplido na iniwan, nobody will want to have a rotten legacy. Salamat po, Panginoon, sa mga mag-U-turn dahil sa katuruan mo. At sa mga tao na nanatili ngayon, natuwid, despite persecution, sinasabihan ng ganito, sinasabihan ng ganyan, panatiliin niyo po silang humahawak sa tuwid na daan. Because the best is yet to come. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po ang aming panalangin para po kay Brad Jeff Eliscopides, sa kanyang pamilya at sa kanilang simbahan at lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon pinakikinig sa aming programa. Dear Lord, sila po'y biyayaan ninyo ng lakas ng pangangatawan, talas po ng kaisipan sa kanila pong haharapin na hamon sa buong linggong ito sa kanilang pagmimisyon. Lord, muli po dinggin ninyo ang panalangin ng inyong mga anak. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Alright, Brad Jeff, thank you very much and catch you on bukas, Tuesday. Day off niya ngayon kasi. Sige. Salamat, Brad Jeff. Thank you. Maglalaba tayo ulit, Ted. Anyway, Ted, before I end, may pahabol lang si Attorney Lita Dizon of Cabuyao, Laguna. Lagi kasi naka-tune in sa ito dahil senior to, fans club mo to. So, again, Attorney Lita Dizon. So, again, Ted, namimiss lang kita, Ted. Batiin ko na rin, speaking of senior, si Ninang Oma, Ninang Norma Espiritu, magdiriwang po ng kanyang karawang ngayon pong buwan ng Nobyembre. Siya po ay magno-90 na. Talaga naman. Wow. Opo, 90 years old. My goodness. Para ka umabot ng 90 years old sa mundong ito. Talaga pong pinagpala ka sa lahat din ng pinagpala. And Brad Jeff, sabi ko nga, panoorin mo sa Netflix yun, Netflix, yung A Life in Our Planet by Sir David Attenborough. Watch it sa Netflix. Yan. Mamaya, pag meron ka ng oras, pag di mo kayang tapusin, hindi ito series, ito ay isang film. Panoorin mo para mo ma-share din yan sa iyong pagpapastor dahil napaka-importante ang mensahe dito sa dokumentaryong ito. Si David, si Sir David Attenborough ay 95 years old ngayong taon. Yeah. Ginawa niyang dokumentaryo when he was 93. Okay, wow. So just imagine, sabi niya 20 years old pa lang siya, bumabiyahe na siya all around the world para i-document ang mga usaping pangkalikasan, yung kanyang mga dokumentaryo, visuals noon, ikumpara ngayon para natin maintindihan. Saan tayo patutungo kung walang gagawin ang sangkatauhan? Mabuhay! Amen! Grabe. Amen! Tama, Ted. Alam ko yan. Oo, ano yan, legacy na yan, boses pa lang ni David. Yes. Talagang alam mo siya na yun. Alright. Alright, Ted and Cha, ito pa yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Have a great week. Thank you, Brad Jeff Eliscopides. Serve the people. Serve the people. Ang tambalang matunog sa FM. Nasa Radyo 5 na. Ted Filon at DJ Chacha. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mondays to Fridays, 6 a.m. Simulcast on 1 PH.